is a 28-year-old lady, a devoted believer and follower of the Lord Jesus Christ. And she's from Foursquare Gospel Church, right? Echoland. And she has a lot of things to tell about her life story. So I'll give now the time to our guest to introduce herself. Hello, good morning, Ma'am Hannah. Maayong buntag. Yes, Pastor, good morning. Good morning po dahil sa mga taga Malambon Foursquare Church, especially kay Pastor Dali Faith Lazarita and sa iyang manghod na si Pastor Alex John Lazarita and sa tanan po nga GFF sa Malambon Foursquare Gospel Church. Hello, hello sa inyo yata na. Hello, Oga. Salamat sa pagpaminaw diha kanyang tanan. Sir Abel Mendoza of Zamboanga City Cornerstone Community Church in Zamboanga City is also listening to us. By the way, before magpadayon si Ma'am Hannah Acosta, invite tamo ugma no. Madunggan ninyo ang usa sa mga inila nga TV and radio anchor host no. Si Pastor Alan de la Serna Abais. He will be our guest tomorrow at 10 a.m. Kasi sabi niya may meeting daw sila sa ABS-CBN ng 11 banda. So anyways, he has to, so medyo may konting adjustment tayo bukas. Mauuna yung testimony, then later yung ating pag-meditate ng Word ni God sa ating My Mango Diary Friday edition. And today, yeah, balikan po natin yung ating guest. But before that, again, let's text, no? Send our text messages sa ating mga numero. Kung meron po kayong nais na i-share din na mensahe, maybe a testimony as well, or any reflection sa ating Bible study kanina, please do send it in. Ang ating number sa Smart, 0998-256-4130, 0998-256-4130, at sa Globe naman 0956-692-4963. That's 0956-692-4963. Ma'am Hannah, yes, tell us more about yourself, from anything personally about you. I grew up in a Christian world, being involved in music ministry, but I met Jesus when I was 14, when there was a youth camp. Yes, I have a relationship with Jesus and He has been with me through my ups and downs. But I believe every one of us is really a turning point. I would like to grab this opportunity to share God's faithfulness in my life's total turning point. And I had an opportunity to go to Japan as a trainee, supposedly for 3 years contract po, but I had waited 3 years before ko nakalarga. Nakaagi ko na permit ko na reject sa mga interviews, so sige ko balik-balik sa Manila for trainings. And I even sacrificed my studies para aning akong pangarap na makatug Japan to earn o para pa makatabang sa akong family. Hantod sa nabot point na na-discourage na ko and nag-give up na ko kay natagal ko pa opportunity na maka-work sa as government employee. But after pila ka months, naanasad ning offer sa Japan and finally, nadawat ijud ko. I passed all medical exams. Yes, nakalarga ko by October 2016. Last year lang ni siya. So, paabas sa Japan, ng eskwela, may balik og ni Hongo. Then, by November, start na mi og work. As the days went by, kanang grabe jud kalisod para na ko ang trabaho. Tapos, nangingaw kaayo, nabaguhan na akong lawas sa kahago hantod. Naabot sa point na nag-low ako immune system kaya wala na ko'y gana mukhaon. Hantod sa nagpayat na nagpayat ko. I had many check-ups kay slowly naghubag ako ang liog and daghan kayo proseso akong gagian before like biopsy o kanang ng camera na ilusot sa imong ilong padulong sa imong liog na di ka kasabot sa imong gabati sa kasakit, then kailangan ko unsample imong liog tapos tusok-tusok ko no daghan pa like CT scans, x-rays o guban pa, but still they decided na operahan ko.
Actually, kalidaran ako to nakita. O, wala ko nag-expect na makatesting ko gini na to. Lahi sa ubang lugar kay. Pag hospital ka, walay magbantay ni mo, walay mama or even friends na makatabang ni mo. Kay, busy kayo ang mga tao dito. Kailangan jud ni mo maningkamot. Then, after pila ka mga days, nigawas na ang result. Rare ang akong sakit sa Japan, that's why I got admitted at the hospital for 3 months. O, dili jud siya sa yun. Akong nagian. Makalimutan ko sa akong sarili na murag prisuhan ang hospital. You have money but dili ka makapalit or makalaag or even makakaon sa imong gusto. So I had to eat those Japanese foods pero nag-request ko rice kay dili ko mabuhi sa ramen lamang. Papuntong panahon na nasulti na ako na alone ko pero I never felt alone. Meaning tungod sa presensya sa Ginoon na nakabati ko kalinaw. Daghan pa kong experiences sa hospital like sa katalawahan akong dagong na ay time na gitagahan kong ice cream sa nurse kay party na akong syaget tas lima sila nagtabang nako. Napod time 2 weeks ko wala gipakaon but dextrose lang ang gasustain as food so luya na kayo ko kay nako problem sa liver. Then nabot sa time na nagsuka-suka nako kay dili na nako kaya. Then grabe akong chillings. Tabunan ko baga na habol tulo kapatong dan ang ikatulo adikoryente siya niabot sa point na nakampo ko Lord kuha na lang ko but dili ko gusto diri mamatay kay basi i-cremate ko di ko gusto i-cremate niya isa po sa pinakalisod kay kanang di mo magkasinabot kay lahi inyong sinultihan but salamat kay naay Google Translate. Pero ang pinakalisod kay katong gideclare na sa company na pauliyon ako. Dili na ko able mag-work due to my health condition. Pila ka nights ko sa gigbako o inhilak. Makayong ko, Lord, nga naman nga inani ko, nasuko kayo ka sa ato ah. Then, ginakomfort ko sa mga muragraman ako na nurse. Pag sad ko, sad ba sila tanan. Pasalamat po ko sa tanang nag-pray na ko. But, despite atong tanan na walay pa kaubang sa work na nag-visit, God used among sensei who is a Christian also. Siya nag-process ako mga kailangan. Hinaadto ko niya sa high katulo sa isa ka bulan. Grabe ang favor, gihatag sa Ginoo gikan sa pag-alaga sa mga nurses, pharmacies, o sa akong doctor na sa ilahang tanan, siya radyo ng kabalo mag-English. Nagkarami yung banding sa mga nurses. Palangga kayo ko nila. Gi-transfer ko sa head nurse sa private room for my last 2 weeks for free. Wow. Mura kong nasa hotel. The day na discharge ko, sensei told me. Na-raise ko sa inyo ba? Sa Japanese to nahitabo, down jud kayo or maglugmok. Pero ikaw, makatawa-katawa pa ka o makakanta-kanta pa ka, though sad ka. Then, sa akong paggawa sa hospital, nagdagan-dagan ang mga nurse, nag-rufi-grufi, yeah. They hugged me. Yan, ang akong bill, 8,000 yan lang. So, wala na ako sa hospital, kanang nagdawat gihapon kong alaw. Praise God kayo. Makaingon ko, all things really work together for good. There are times in our lives na natay pamilya o friends, pero kanang wala sila mabuhat kay na sila sa layo. And you have to face your life alone. Go the race that is set for you. But the good thing is, the grace of God covered me and always with me. God is with us. Even how bad the situation is, he has really a purpose. He brought me in Japan for the purpose of healing me. Others may see it as a failure, but in everything give thanks means good times and bad, we should thank him. Amen. Well, very touching po ang imuhang kaagi, no? Mama Hana, dito sa Japan. Nakipagsapalaran ka, no? As matawag po ka gihapon na Filipino worker. No? What was your job there, by the way? Egg factory worker po. Okay. Mm-mm. I have an auntie, by the way, in Japan. If she's listening, Miss in Ohio, si Mrs. Nisho. Lourdes Nisho. Ako na siyang auntie and I believe there are also a lot of struggles sa mga OFW na to, especially
dito sa Japan, no? Siguro adjustment po sa climate and everything. And so all in all, mga pilag yung kaka-years ganit yun dito sa Japan? Wala na kakabot o tuig? Years ko, but sa twist nga nahitabo, 7 months lang. Ooh. Just this June 1, nag-ulay ko dari. So ang imujud unta nga ko ano, aim or goal is to help your family somehow. Para makuan po, no? Makaahon po sa buhay sa kabila ng mga kahirapan. But then, pag-abot pag yun mo dito, no? Who would have expected? Ingana. And I was amazed by how the Lord, Ma'am Hana, ba? Listening to your story, and I believe our listeners, I suppose, to have the same thing in mind as well, na maka-amaze ba? How the Lord has ordered everything when you were hospitalized. Yes. Di ba? Kasi, sino ba naman ang mag-aakala na humantong sa ganun? Tapos, dito sa Philippines, mahirap nang ang magkasakit. How much more sa ibang bansa pa, no? Especially in a foreign country where you just don't have anyone to help you with, no? Kung sa Bisaya, wakay masangpit ba? Wakay ma... Oo. Pero sila nagyud ang nag-treat sa imuha well, no? Ang hospital. Okay. What were your prayers sa Ginoo, no? Katong dito, unsa gyud katong while you were suffering there, unsa imo rag pinaka deep na prayer gyud sa imo heart sa Ginoo? Katong dili na nako to kaya kung ako lang, pastor, pero grasya sa Ginoo na lang pasan nako to tanan and how God ordered everything gikan sa akong pamasahe padulong o pauli ang libreng treatment. Katong grabe na jud akong pag-chill while na ako sa hospital. Nakigdeal ko sa Ginoo na mag-enroll ko sa Bible school. Lord, if ayuhan ko o palion ko nimo, but sometimes tungod sa tawhanong pamuna-una, pastor, I tried to escape. Katong pag-uli na ako, pastor, nag-enroll ko sa secular school just this June lang instead sa Bible school. Nag-start na ko skala 2 weeks na, pastor, pero invalid day kaya prerequisite ng subjects kaya wala nabantayan sa nag-evaluate. Na remember noon ako si Jonah na nag-disobey ba? So, dapat yung di ay tumanan na to ang atong promise sa Ginoo. Never mag-promise sa Ginoo if you can't fulfill it. But now, by God's grace, nangayaw ko pasaylo sa Ginoo. I'm just waiting for the enrollment this coming September, God willing, to respond sa akong commitment sa Ginoo. And I am really nothing apart from Him. Yes. All of those things, I consider it as a blessing. Because in troubles, there is favor and victory kung masalig lang dito sa iya. Maayo dyan ang Ginoo, kaya nakauli ko nga buhi, and I can continue to achieve the desires of my heart. Before you answer this final question, when we return, mamaya, after several songs and a commercial break, pag-isipan mo na ngayon. Bago ka humugot ng malalim. Hugot to the max. Hindi nga. I mean, seriously, ganito, Ma'am Hana, what are your plans in mind? If you don't mind telling it to us, answer it later, okay? Ngayon, the Lord has just been so good in rescuing you, in delivering you from danger. I mean, your situation, you know, life and death situation, ika nga, no? But the Lord has been so faithful and so good na hindi ka talaga niya pinabayaan. Indeed, yung mga saad yun, sige, honestly, I mean, these promises are really credible and these promises will stand. Tayong tao, pag nangangako, napapako. But pag si Lord, pag sinabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you, that's one of His most prominent promises. Tinutupad niya. Yes. And obviously, in what happened to you there in Japan, nakipagsapalaran para sana makapagtrabaho, nagkasakit, at napakahirap at na munti ka ng
kung ano ang mangyari sa'yo. Nakakatakot. But then the Lord helped you rise up from that miserable condition. So let us thank the Lord. Let us thank the Lord. And next po, no, up next, maririnig natin si Ma'am Hannah telling us currently what is she doing and what will be her plans na hopefully, although sabi naman kasi ng Bible, hindi naman talaga tayo pwede mag-swear na okay, ganito talaga kasi baka hindi rin matuloy. But then, it caught my attention when you said na pagbalik mo dito, ano yun, parang may parang bargain ka kay Lord ba na? Nakig-deal ko kasi. Oh, nakig-deal ka pala, sorry. Yeah, ayun yung term. Nakig-deal si Ma'am Hannah na kung pwede mag-serve ka, no? Sa Ginoo. Either in the full-time ministry, no, as a pastora siguro. Gusto mong maging pastora, ha? Anyways, because yung asawa ko rin, my wife is also a, tawag sa kanya doon, alliance yung asawa ko, pastora. Dahil nakapag-aral siya ng 1 year sa Alliance Seminary. Ano, not really Alliance Seminary, but yung extension lang, ALTI, Alliance Theological Extension. Anyways, mamaya, pakinggan natin si Ma'am Hannah Acosta telling us her plans. Ngayon na talagang sadyang tapat ang Panginoon sa buhay niya. At hindi siya pinabayaan ng Panginoon. For now, let's listen to Carmen with this song called Fear Not My Child. You're on Mango Radio, TXYP 102.7 Davao and TXKZ 91.5 in Zamboanga. I'm Pastor Aljun Kilaran, communicating the love of God. That's Building 429 with No One Else Knows. This is Mango Radio, DXYP 102.7 Davao, and DXKZ 91.5 Zamboanga. Kumusta mga Dabawenyo? Kumusta po mga Chabacano? Nga nagapaminaw ka na to karon live. And yeah, we're glad that somehow daghan kita na learn and na touch kita, no, na naka-relate siguro sa uban, especially katong ni Agi ka OFW sa story sa ato ang guest karon nga si Ma'am Hannah Acosta. Once again, Ma'am Hannah, kanina, no, I asked her to tell us what is her current status. So, Ma'am Hannah, by the way, no, muta na lang ko, how are you physically? Kaluoy sa Ginoo. Okay na daw, no? According to the doctors, do you think? Sa karon, padayon pa ko sa akong treatment, pastor. Ginapa-relax pa ko sa akong family. Wala pa ko nila gina-allow mag-work. Yeah, ayos sa pagpa-stress, Ma'am Hannah. just take it easy. Okay. And then, now, kaganina, ingon ka na, okay, kung ayuhon ka sa Ginoo, makauli ka sa Pilipinas, maybe muskwela ka sa seminary. So, anong plano mo? Karon, pastor, no, sa akong situation karon, murag nahang ko, pastor, ba? but pasalamat lang po dyan ko sa mga taong grabe makasupport sa ako, especially in prayers, sa akong family, Acosta, especially sa Malambon First Pier Gospel Church. And sa karon, nagstay ko sa church, assist sa Malambuon. But makaingon ko karon, karon pa ba ko mabalaka? After sa miracles na iyang gi-perform sa akong life, yes, I see this situation as my second life.
Yes. So while I'm still living, like that I've said a while ago, na nakigil ko sa Ginoo, and I'm here. I take this life ba as a bonus, good pastor. So, right. While I'm still living, and I will submit and do what pleases to Him, mm-hmm. and everything Lord, is basha lang sa Ginoo jud ang tanan, and okay. I offer my life to God, and sa tinuod lang pastor, di yun ko gusto magpastora ba? Pero woman jud ang pinaka big nga sa makuan ako maki ako ngi ko sa Ginoo ba nga? Mm-hmm. Basi mo dyan niyang calling pinagi sa ano, kay gahit mo yung ulo sa una, daghan ang mag-ingon. Mag-go lagi ka Bible school, but dili lagi ko. Mm-hmm. Release ba nga situation na I have no escape, but I will do it, Lord, na kanang na, sa akong heart ba nga, out of obedience, isang obedience siya, but still, I will do it because out of my love for Him. Amen. Wala ka namino. Namino doon taga Halls of Life. Maghulat, naghulat na sila nga i-enroll ka. Just kidding. So, hello day no sa mga taga Four Square Gospel Churches sa tibuok Southern Mindanao. Especially diha po sa, no, kay Pastor Dan Pileo, manang, ano, no, senior pastor diha sa City Church, sa Four Square Gospel Church. And also sa Halls of Life Bible College. And thank you so much, Mama. Karoon pa ko kabalo na Four Square Day ka. Oh, yeah, I have an idea siguro, pero nakalimutan ko lang. Okay. Praise God. Praise God. Pastora. Hi, Pastora. Nag-ano na ako, nag-prophesy na ko, Dan. Anyways. So, yeah, i-pray lang yun sa Ginoo, Mama. Okay. Kung mo ginay calling sa Ginoo, God will just put things in order. No? Or, baka pareho kay Jonah, sabi mo nga. Minsan yung pagkakatawag ni Lord, maraming bagyo at unos kang pagdadaanan, but in the end you will still succeed because that is the Lord's calling in your life. Ako bitaw diri sa Manggo, marami din akong mga pinagdaanan, no, na mga trials, but in the end dito pa rin ako. Nakabalik pa rin at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Thank you so much, brothers and sisters, for staying with me for 2 hours dito sa My Mango Diary. At yun nga, napag-aralan natin kanina that we should hold on to our faith despite powerlessness, because God will fight for us, God will establish us, God will prosper us. That's based in 2 Chronicles 20, no? Verses 6 to 22. So if you have time also, you can meditate on that portion of the scripture, of that story of King Jehoshaphat and winning against the enemies by the power and grace of God. And anyways, before we end this program, let us pray. Father God in heaven, maraming salamat po. At kayo po'y napakabuti at tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa buhay ni Mama Hannah Acosta, na sa kabila po ng kanyang mga pinagdaanang pagsubok, sa po'y nagkasakit doon sa Japan, ngunit kailanman hindi niyo siya pinabayaan. Instead, nakayanan niya po itong lahat. Nakauwi siya ng safe. And right now, Lord, I pray na sana po gabayan niyo siya as she makes decisions in life. Whether she would be in a Bible school or what, wherever you lead her, Lord, that's the perfect place where she can be. That's why we entrust you everything. And even ang programang ito, Panginoon, may we hear more wonderful testimonies and stories, journey of faith in Christ, Panginoon, as the days go by. We praise you and magnify your name, Yahweh, our God, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the Spirit we pray, Amen. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa inyo lahat.